vivir. May mga protocols ay ito po
papapurihan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen. Palakpak nga po tayo. Napakabuti ko ng Panginoon. So, naniwala po ako sasabihin ng Panginoon sa bagay ito. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig. Ayan. Sa mga nasa, na mga nakatutok po sa ating live, ayan, patuloy po nating pakinggan. Ano bang sasabihin ng Panginoon sa anniversary ito? Ano pa ang instruction ng Panginoon sa mga darating pang taon? Sa mga darating pang panahon na magpapatuloy po ang ating gawain? At napakahalaga na makuha natin ano ba ang mensahe ng Panginoon sa Relong Uban? At sa bawat isa na nagpapatuloy na sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. So, ayun po, sa pagiging ito, ready na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. At huwag natin hayaan na tayo po ay mag-distract ng mga anuman sa paligid natin. Ayan po, patuloy po, i-concentrate natin ng ating po mga sarili sa pakikinig sa mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Ready na po ba kayo? Amen. Praise the Lord. So, tinatawagan ko na po ang ating pong kalikot ng Diyos na maghahatid po ng mensahe ng Panginoon sa atin. Nang iba, kundi ang ating pong senior pastor, si Pastor Boy. Ayan, patapakan siya.
the evening. So happy 26th anniversary. No? Dapat asire, no? Silver. Kaso, hindi mapaklos ng diablo. Kaya, dito po tayo lahat. Alam niyo mga kapatid, isang bagay po na laging kumbaga sikreto ito, hindi ito hayagan. Ang isa pong bagay na laging binabanggit sa amin ay yung comparison ng rema sa ibang simbahan. At ang trending po ay yung kinukompare tayo sa CCF. Sa Diyos, ay walang comparison. Kanya-kanya tayo tawag. Walang ganun. Actually, hindi kasalanan ng CCF yan o JIL yan. Ang may kasalanan ay yung pong nagko-compare. At every time po na meron pong magpapakita sa akin, magpapadala ng video ng service ng CCF o ng JIL, o na kahit na anong simbahan, yan ang pinapadala ko. Hindi ko sinasagot yung tingnan mo, Pastor Boy, ang daming miyembro ng CCF. Kayo, ang tagal-tagal na hindi pa rin dumadami. Pakisabi sa katabi, hindi pa rin na tarik-tikik. Totoo po yun. Ito po yung comparison na siyempre, hindi ko naman nalabas ito sa Facebook. Pero binabanggit ko po sa inyo ngayon na kinukumpir tayo sa iba. Hindi kasalanan ng CCR po. Ang CCR po hindi nakukumpir. Kaya gawain ng Diyos. At tayo ay gawain ng Diyos. At ang gawain ng Diyos ay hindi divided. Pero every time po na merong magsasabi sa akin ng ganung bagay, ito pong video na ito ang palagi kong ipapadala sa kanila. Dahil sa anniversary na ito, dyan sa awitan na yan, na wala pang 3 minuto po ito, nakapag-produce tayo ng 7 pastor. Actually, hindi sa teaching. Kasi itong teaching na tinuturo ni Pastor Molo, tinuturo ko, tinuturo ng iba, eh pwede mo lang makita sa Facebook. Pwede mo makita sa YouTube. Pwede mo mapanood. Eh ano pala? Bakit nagpastor ang mga tao ito? Kasi meron silang naramdaman. Nalalagay po ba nung binautis ko nga si Jesus sa tubig? At salita ang Espiritu ng Diyos at ang sabi niya, narito ang aking anak na lupa akong nasisiyahan. Ang pagkarinig ng iba, tumulog lang. May mga tao talaga na hindi nila marinig ang boses ng Diyos. At ang mga pastor na ito na tumugon, para sa kanila, hindi po madali kaya sobrang iyak. Sobrang iyak. Yung time na nararamdaman nila, naririnig nila ang tawag ng Panginoon. Sa iba, worship lang, maaaring yung isang kamay lang na nakataas, tapos yung isang kamay. Sa iba, siguro, hindi nila nalalasahan yung anointing. Sa mga tinawag, di mo mapaliwanan. Nalalam po dati, may nagsabi po sa amin, last week, nasa Sambales po kami, nagkakasal, meron pong ikinasal, kasamahan natin. Nagulat ako kasi, usually po, ang kasal po, pagka tayo po nagkakasal, ako po yung nagkakasal lang sa
problema. At hindi po ako tumatanggap ng bayad. Hindi po humihingi. Kasi kapag nagdasal ka, may honorarium. Hindi po ako nahingi ng bayad. Bakit? Ano yung tatay ng simbahan? Hindi po ba? Kaya sabi, senior pastor, dapat bang bayaran yung tatay para lang umatay ng kasal ng anak? Hindi. Tungkulin ko yun at karangalan ko yun. Ngayon, nagulat po ako dahil sa usually, ano lang eh, yung natawag dito. Seremonya lang ang hapon. Nalala ko po noong 2014, ako po ay inibitahan sa Dubai para lang magkasal. Sabi ko, ang lisensya ko ay hindi umaabot ng Dubai hanggang Luzon, Visayas at kasama yung mga panataksyon yan. Pagkasal doon. Yung West Philippine Sea, kasama pa yan. At sabi ko, hindi niya sakop. Wala akong kapangyarihan na ano, yung parang authority na magkasal sa Dubai. Hindi ko na sakop yun. Republika lang ng Pilipinas. Pero alam niyo po, na-bless ako. Kasi sabi nila, ang habol po namin ay yung seremonya, ano yung din ng tema? Ngayon, last week, nagulat ako kasi hindi lang seremonya ang nire-request nila, kundi pati reception. Yung cutting off. Ay, hindi po kayo yung cutting off. Cutting off cake. Yung cutting off cake, tsaka yung wine na hindi mo nakakalasin. Ano ba? Yung subuhan? Meron pa yan, yung pakawala na ano, agila ba yun? Kalapati. Kalapati. Tapos meron pa yung rampant, alam niyo yun? Yung masaya naman this time. Mauna eh, sorry na sorry eh. Pero ngayon, dahil tapos na ang kasal, yung bagong kasal ay papasok sila na nagtatalunan. So, nagulat ako kasi gusto nila yun. Na pati ang rema, ang mag-handle nun. Kaya nung time na yun, nagkagulo kami kasi hindi kami alam. Always nasanay kami sa ceremony lang. Nalala ko po may minasal po kami na ang lakas ng anointing. Yes. Maya-maya alam niyo po yung host nila nagalit. Nung ibinigay niya yung microphone, tapos na kasi yung ceremony, ibinigay yung microphone sa kanya, nagalit, pinagalitan kami yung lahat. At sabi niya, supposed to be, ito ay time of celebration ang lulungkot niyo. Bakit? Pinaligya ka ba? Napupuspos pa kami, pero at yun ang iniwasan po nito. Pero mo pagalitan ka ng lulungkot niyo. Eh, paano? Unbeliever. Hindi kaya naintindihan yun. At ano sinasabi ko? Tapos ngayon, meron po nag-imbita sa mga kasamahan natin sa ibang simbahan. At ang gastos daw ay something na nakalahating milyon sa kasal. Yung hagdanan mula riyan, pakyat, bababa yung kinakasal, pupuloyin ng bulaklak, 20 mil na. Yung bulaklak lang, sabi kong gano'n, ako na lang sana. Kung bilya, lagi natin, kaya plastic, sa soya. 20,000 mil! Pabihira. Ngayon, sabihin natin, kalahating milyon po yung lugar, tapos ang doon yung kasal, kaya po, sinumbatan po, sabi sa amin, kasi kayo, bin mo sa kami, kasi kayo. Ito sabi sa amin, kasi kayo. Hindi kasi kayo sanay, na walang anointing.
Amen. Every service, every gathering, hindi ako contento, hindi ako satisfied, hindi ako nabusog kung hindi ko naramdaman ang naman din. Pero sabi ng Bible, palo meron din. Siguro yun ang trademark natin. Kahit na video na. Alam niyo po mga kapatid, nung nagkaaral po ako dito sa may university ba, dadaan ako ng Moraita, marami nagtitinda ng bulaklak. Naalala ko po, 10 piso lang ang rosas, yung rose. Blue, white, red, yellow, ano ba? Yung talagang rosas ha, 10 pesos lang yan. Ngayon, tinitingnan ko po, inoobserbahan ko yung mga rosas. Nung umaga, dumaan ako doon sa may Moraita, madami, pagdating ko na tanghali, madami pa rin. Pagdating ang hapon, nabawasan na, pero madami pa rin. Alam niyo yung rosas, hindi nabibenta. Siguro, nung tayo ngayon, may hindi Valentine's Day. Maraming mga stalls na yan, nagtitinda ng rosas. Yung mga rosas ay putol na, tinanggal na sa pagkatanim. Tangkay na lang yun. Tama ko ba? Hindi siya nakalagay sa paso, hindi siya halaman, hindi siya yung... Pero, kanina pa umaga, pinutol yun, pero hapon, bakit sariwa pa? Kasi nakababad sa tubig. At ganun tayo dapat sa spiritual life natin. Lagi tayong babad sa presensya ng Diyos. Akala na kaaway, patay ka na. Akala na kaaway, talunan ka na. Akala na kaaway, matatanggal ka na. Akala na kaaway, pero hindi niya alam. Sumisipsip pa rin tayo ng tubig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung hindi kayo nakadikit sa akin, wala kayo magagawa. Ito ang dahilan natin kung bakit tayo nakapagpatuloy. Lanta. Lanta na. Pero bakit mo kung sariwa pa rin? Inaabot po lang matagal yan. Basta nakababad yan sa presensya ng Panginoon. Kaya tingnan mo, kahit na ganyan ang edad mo, maganda ka pa rin. Lalo na kung nakamas. Sa lahat ng sandali.
akin ay mamumuna. Kapag nagdaling ka sa presensya ng Panginoon, mamumuna. Imposible na yung mga tao dito sa mahuban, imposible magkaroon ng ganito, mga miyembro, ganitong gawain, kung hindi sila na, kung hindi sila na desisyon na tumalim. Hindi sila na desisyon magpapat sa presensya ng Diyos. Dahil wala tayong magagawa kung wala tayo sa ganito. Ayaw ko sa sermon na yun eh. Tayo dito na nagpasalamat. Lord, salamat sa aming Diyo. Dahilan lang sa iyo, Panginoon, kung bakit nakarating kami sa ganito. Alam mo, Panginoon, yung hirap na dinaanan, yung discouragement, nagdusa ang buong mundo, pero ngayon, Panginoon, nagsiselebrate. Dahil meron kaming tahilan na mag-celebrate. Sa kabila, Panginoon, na walang dahilan na magbigay. Kaya, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy na nagtatanim. Tuyo ang lupain, pero patuloy silang nagtatanim. At ang tubig ng iyong salita, nagbigay ng bunga sa dahon nito. Hindi kami, Panginoon, kundi ikaw. Hindi mo kami iniwanan sa loob ng mga taon. Nagdusa ang mundo, mga kapaligiran namin, pero nalabili kami nasagana. At meron pa kaming sumubra para may tulong sa iba. Hindi dahilan sa lakas, kundi dahilan sa biyaya ko, Panginoon. At ang pinangihawakan namin, ang pinangibidensya namin, ay ang nararamdaman namin, anointing mo ngayon. Pagpupuri kami sa iyo, Panginoon, at papasalamat. Marami pa ang gagaling. Marami pa kaluluwa ang maliligtas. Marami pa ang simbahan na may tatayo. Marami pa ang mga bunga at magbubuting gawa na mangyayari pagkaganap. Pero lahat, utang na loob namin sa iyo. Yes. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na hindi. Hindi nangiiwan. Sa aking buhay, ikaw Panginoon, isahin ko namin, mga patuloy.
na kahit hirap, wala. Nagkakaroon. At sumasagana. Yung muna ng mga desires namin, binigyan mo na. Binigyan mo ng resulta, binigyan mo ng buhay. Dahil wala. Dahil sa desire na karoon. Tama nga, Panginoon, yung sinabi mo, magalak kami sa iyo at bibigyan mo ang desire sa puso natin. Sa iyo namin, hanapin ang aming kaligayahan at ipagkakalaw mo ang mga kahilingan ng aming mga puso. Inamahal kita.
alam niyo ba na yung lockdown na ito, mahingan tayo ng subahan, mahingan tayo ng subahan, mahingan tayo ng subahan, at mahingan tayo ng subahan, at mahingan tayo ng subahan, at mahingan at pagawa ng subahan. Lockdown na, pero magpapagawa. Regulation created. Ano sabi niyo? Yan, saan sabi niyo? Sa parahon na ang mundo ay magugulo, sabi niya, dahil nagtsaga, iinuntak na. Dalawang pagkakataon lang naman na gulong mundo eh. One, kung tayo nagbaha. Yung worldwide na, kasi yung pandemic, eh, worldwide na, hindi na yung baka-barangay lang, wala wala. Pero yung buong mundo na naapektuhan po, buong salibutan, ay nabaha. At ang pangalawa, ay umiyo. Ang sabi ng Panginoon, ay lansa, nagtsaga ka. Hindi ka iwa. Hindi na lang. Sige po, makikipukasan ko rin sa akin sa Isaiah 46. Pero pagdating ko, hindi na ako po, matay.
sa gitna at patapos na. Ang gusto ko sa simulan. Narito ko ang Diyos na nagsasabi, buwan sa simulay, inihayag ko ang darating. Mula pa noong unang panahoy, sinabi ko na, hindi pa nagagalap. Sa madaling salita, ang sinasabi ko po rito, bigyan ko po ng title, ang Diyos na advance mag-isip. Very catchy, no? Itinuro ko po ito sa firm stance sa mga Facebook Live natin, pero hindi ko po nabigyan pansin ito yung sasabihin ko sa inyo. Ang Diyos po, alam niya ang ending. Ang Diyos, alam niya ang magaganap. Ang Diyos, alam niya yung mangyayari. Ang Diyos, alam niya ang dulo ng kwento ng buhay mo. Pero may mga laro po ngayon, games. No, video games. Sa pelikula, wala eh. Wala kang magagawa. Kung yan ang kwento niyan, yan ang kwento niyan. Tapos na. Wala kang magagawa. Hindi pa lang nagsisimula yung pelikula, may ending na. Maaaring magkaroon ng twist. Maaaring magandang effects. Maaaring malaki ang budget ng buhay mo. Pero, tapos na. Ngayon, kailan po ang ginagawa ng ibang mga tao sa video games noon. Pero ngayon, meron ng pagbabago. Sa video games, ikaw na ang mamimili kung anong ending na gusto. May mga video games po na kapag marami kang napatay, matatalo ka sa bandang muli. Pero kung mababait ka rin sa mga kalaban mo dito sa mga video games ngayon, magandang ending mo. Ikaw mag-decide. Ngayon, ang Diyos po ay nandun sa pangalawang bagay na sinasabi ko. Ang sabi niya, mamili ka. Narito ang buhay at sumpa. Mamili ka. Andun yung choice sa atin, si Satanas po, nilikha ng Diyos, hindi Satanas, Lucifer. Yung mga anghel, nilikha ng Diyos na may sariling malayang kalooban. Hindi po komunista ang Diyos. E pagka demokrasya, malaya ka. Kung gusto mo pumunta ng impyerno, iingatan ng Diyos yung karapatan mo. Mali ang desisyon mo. Hindi mo yan. Pero iingatan ng Diyos yung pinili mo. Kung gusto mo pumunta ng langit, mas mabuti. Pero kung gusto mo pumunta sa kapahamakan, o protection ng Diyos yung karapatan mo. Sa decision nyo. Katulad po ng video game na sinasabi ko sa inyo, ito mag-decide kung ano ang magiging ending. At ang buhay po natin ay series ng mga desisyon. Kung ano gusto mong kawakasan o ending o conclusion, ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kwento. May mga tao po, hindi ko po alam kung anong mga laro yun na may dadaanan kang mga coins doon sa ulo mo. Siguro kailangan mong tumalun para maabot mo yung coins na yun, para pag natapos mo yung game, marami kang coins na hindi mo lang pwedeng ibili sa Shopee. O meron naman mga tao na gusto lang matapos yung game, katulad yung Temple Run na yun. Nakaka-relate po kayo. Ngayon, kung marami kang coins na naipon, pwede mong ipalit. Opo, na, kasi po, pakitignan, yung may edad na, wala na pong unawa rito eh. Kasi sabihin mo, ang laro kasi namin nun, ano eh, sumpit. Ngayon po, ang sinasabi ng Diyos dito, sabi niya, Deuteronomy 28, mamili ka. Narito ang sumpa at narito ang buhay. Piliin mo ang buhay para ikaw at ang angkan mo ay mabuhay at magtagal. Sa Diyos ka, advance mag-isip. Buwan sa simula, inihayag ko ang darating. Mula pa noong unang panahoy, sinabi mo na hindi pa nagagalap.
ang Diyos po natin ay advance mag-isip. Dahil ang Diyos natin ay mapagmahal. Dahil ang Diyos natin ay may magandang plano. Ano pong verse ito? I know the plans I have. Plans to prosper you. Alam po natin, Jeremiah 29:11. Maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Pakisabi sa tabi, huwag mong sirain. Sabihin ko lang yan, ikaw ang bida. Huwag kang lalabas na ikaw pa yung kontrabida ng sarap patayin. Ikaw mag-decide kung anong buhay gusto mo. Kung gusto mo ba na isa kang manalagupay na lahat ng testings and trials, lahat ng mga problema dumating sa'yo ay natalo mo o ikaw ang natalo. Yes, sinabi niya rito, maganda ang plano, walang plano masama, bakit pinayagan ng Diyos ang bagay na ito? Tatanungin kita, bakit mo pinayagan? Pasintabi po, marami po akong mga nakakausap ng mga tao, mga babae, sinasabi lang, bakit pinayagan ng Diyos ito na magkaroon ako ng anak na wala sa panahon? Bakit pumayag ang Diyos na mangyari sa akin ito? Ito ba, balik ko ang tanong, bakit ka pumayag? Eh, hindi gusto ng Diyos yun. Sabi niya, may plano ko sa iyo, magandang plano. Plan to prosper you. Sabi mo nga sa katabi mo. Buong buhay na may ayuda ka. Pero dahil sa pagkakamali mo, naghihingi ka na yun ng ayuda. Kaya pati pangalan nung patay na na anak ng loro ng loro ng pinapalista mo. Nakita niyo ba yun sa TV yung community? Yung ano ba yun? Yung community pantry, inubos ng limang. Sa amin meron gano'n, nakakahiyang lumapit. Bakit? May mga natingin at may mga kamera. Habang buhay na yan, ang tingin sa'yo, nilimas ba naman yung lamesa? Kasi kinuha daw nila yung sa kapitbahay nila. Tapos yun, napakamalasakit, ano? Ikaw mag-decide kung gusto mo, umasa na lang palagi. Kasi dami ko, maganda ang programa ng gobyerno. Umaasa ka sa gobyerno, umaasa ka sa iyong papa. Sabi niya gano'n, ang plano ko sa iyo ay i-prosper ka, masaganan palagi dahil nakalihit ka kay Jesus. Ikaw mag-decide, binigyan kanya ng mga choices sa buhay. Paano maging matagumpay? Naalala ko po yung time, hindi ko alam kung matatapos ko ba itong sermon na to. Kasi ewan ko dito sa harap ko, nalang sa amin din. Naalala ko yung unang panahon, buhay pa nanay tatay ko. Doon po sa lugar namin, kami ang isa sa pinakamalaking tindahan ng Reverend Sam. Kung magpapatay ko ng bahay, kami po ang pinakamalaki doon, pinakamalakas. Nag-desisyon po ang tatay ko na pagdating ng Linggo sa ato pong tindahan namin. At yun po yung time na napakaraming bumibili. At sa kakulitan po ng mga tao, minsan ginagawa ng tatay ko, hindi palagi, minsan sa kamilya ko na lang ngayon, dahil hindi ako tatanggap ng pera, kapatid niya, dahil nanako ko sa Diyos na hindi ako titinda pagdating ng araw ng pamamahinga. Yung ibang mga tao po, yun ang time nila sa Linggo. Sabi nila, ngayon lang kami nandito sa bahay, ngayon lang kami makakapagtayo ng bahay, dahil there. Yung iba naman, kinapos yung panggawa ng sa sementeryo yung putot, itcho. Kulang daw yung semento nila, nakalabas pa yung ulo. Tapos nahingi sila, sabi nila, papayaran namin yung semento, yung buhangin. Sabi nila, tatay, kukuha na lang kayo. Nanangako na siya. Pero sa kabila po noon, kami yung pinakamalakas, kami yung pinakakilala. At pagdating po ng Linggo,
yung tindahan namin ay punong-puno ng Ay, kumari, sarap naman ang kandereta mo.
ko. Pero, hindi ako nakaramdam ng higit. Kahit kailan, nagbibigyan nila yung mga pinsan ko, mga kakilala namin, ganyan. Hindi ako nakaramdam ng higit kahit mga gusto. Bakit kasi? Nabibigyan ko eh. Yung wala kong policy na, bakit siya, nai, binigyan mo, si ganito. Ako, hindi mo nga nabibigyan ng ganyan. Hindi ko kuripot ang nanay ko sa amin. Sa sarili nila, buhinipot sila. May mga magulang nila doon. Pagkat yung sarili ko rin po. Pero sa mga anak, alam mo, hindi ka rin. Ayun po, katulad. Ay, hindi na ebidensya mo. Ayun pa isa. Alam mo, sakit na. Alam niyo po, anong nangyari? Meron isang buhay na ginasimbahan dyan sa Mangueta na noon na lang nasira-sira. May nakita ang nanay ko, nanay ko po magbigay. Nakita ang nanay ko, sabi niya, na-touch daw siya kasi nasa-service sila. Noon na ng mukhang mabaho, matumi. Yung gising-gising, yung may mga butas na, parang nakuha ka sa baso na lang yung noon eh. Pero doon sila nag-worship, may mga burning yun. At sabi ng nanay ko, Lord, gamitin mo ako para tulungan sila. Tulong lang. Kinabukasan yung pastor, nasa bahay na. Tayo nila tulong. Eh, napita ko ng salita. Ganyan ang nanay ko. Giver. Halimbawa, titignan ka lang ng nanay ko. Natalo niya, may kailangan ka. Bupunta na bulsa yun, kahit titignan ka kailangan. Dahil alam niya, doon sa loob niya, na parang gusto ka niyo bigyan. Mamaya, pag-abot ang pera sa iyo, iiyak ka nila kasi kailangan mo pala. At yan, ang dahilan, bakit nauubos mong pera sa wallet? Nangungupit ang nanay ko. Totoo po. At talagin naman sila, Mayra, alam ko nila yan, tanay ko, giver, bigyan mo bigyan. Pero dumating po ang time, tinawag po ko ng nanay ko, tatay ko po, galante, pero puhi po. Nanay ko, pagdating sa pera, mapagbigayan. Sa pagkain, ang tatay ko, mapagbigayan. Pagka sinabi namin nga, tayo parang nasarap ng Lugnesa yun sa Pampanga. Aalis yun. Hindi na paalam. Hanapin namin, wala pang cellphone nung unang panahon at ang telepono nung Yulming, kulay hindi madigan. Pag nasa away, ang magkasama, yung bukod. Mamaya, tatay ko, mawawala na lang at pagbalik niya, may dalangan ng Lagunesa ng Pampanga. Tatrabe siya sa probinsya para lang maibigay yung gusto ng anak. Ganun po ang tatay ko. At ganyan po ang buhay namin hanggang sa dumating ang time. Ang sabi po ng nanay ko, Boy, halika. Sabi ko, bakit na? Para gusto kong magbigay sa gawain. Sabi ko na, eh, na magbibigay ka na, magbibigay ka. Eh, sabi niya, pakita mo muna. Kasi, malaki yung gusto kong ibigay. Sabi ko, gano'n ba? Pakita mo lang muna. Eh, pagkaya mga ganyan, malaki yun. Yung mga ayaw sabihin, nakukuha niyo. Kasi kung mura lang yun, hindi magpapaalam yun. Ngayon po, sabi ng nanay ko, kasi nararamdaman ko po eh, doon sa loob ko na may sinasabi ang gusto magbigay. Ngayon sabi ko, nay, magkano ma? Anong nararamdaman mo? Sabi ko, wala. Eh kayo nakakaramdam, eh ikaw naman ang may pera, eh hindi magbigay ka. Hindi, sabi niya. Gusto ko kasi umagay ka. Magkano ma? Ngayon, sabi niya, gusto ko, tulungan mo ko kay tatay mo na ipaalam natin. Sabi ko, na ikaw na lang magsabi kay tatay kung magkano. Pero bago mo sabihin sa tatay ko, sabihin mo muna sa akin kung magkano. Ngayon, ang tagal namin paikot-ikot. At ito po yung amount na sinabi ng nanay ko. Sabi niya, ang nararamdaman ko po sa loob, gusto kong magbigay ng $1,000. Oh, laki yan. Ngayon po, ang dollar ay nasa 48 plus. Pero noong time na yun, ang dollar ay nasa 20 pesos pa lang.
Pero ibig sabihin, 20,000 pesos, at nung narinig ko po yun, 20,000 pesos, maliit na yun. Pero noon, pagka sinabing $1,000, napakubo ako. Sabi ko, hindi pa pala yung tatay dyan. My paint. Hindi pa pala yun. Sigurado, barato sa buwin. Ano ba yun? Barato, kandado, sumentado, smeltado, kandado, adobo. Eh sabi ko, ngayon nag-play ka na ba? Sabi niya, nag-play ako, ilang araw na to? Gusto ko magbigay ng $1,000. Tapos sabi niya, tulungan mo kay tatay mo, bakit? Sabi mo, sabi mo, alam mo ng nanay ni Kuya Bo, hindi mo papayag yung tatay niya. Kaya kailangan niya nakakampi. So, anong nangyari po? Sabi ko, naisigurado ko, magbibigay ka ng $1,000 kasi ako nalalakihan. Na parang ito ang pinakamalaki, ibibigay mo. Ngayon sabi niya, eh, yun na naman ko natin. Kaya, ikaw ba? Sabi niya, sabi ko, wala ko nararamdaman. Ikaw lang nakakaramdam niya. Sabi ko, walang dating. Diba sa sabi mo, ganyan ang way out. Sila lang nakakaramdam. Dinadamay pa tayo. Sila lang ang may birthday, bakit kailangan pati tayo bubuka? Yan na lang ito. Wala akong pakiramdam. At sa totoo lang, kung may maramdaman ako, sabi ko, happy na lang. Ito totoo ko lang. Sabi ko lang ito. Ngayon sabi niya, tulungan mo kay tatay mo. Kasi sabi ko gano'n, sige, tawagin ko si tatay. May ginagawa ang tatay ko noon. Nakakamiseta siya at sabi ko, tayo ikaw, isa sabi tayo. Sabi niya, bakit, bakit? Medyo may init ang ulo. Eh, ito. Masasabi niya, may init ang ulo. Bakit? Hindi maganda ang... naintindihan ko. Kaya sabi ko, tayo upo ka na yan. O ano nga yun? May nararamdaman ka ba sa puso mo? Sabi niya, ano nararamdaman ko sa puso? Meron bang kumakalapit sa'yo tungkol sa puso mo? Ano yung sinasabi si Lord? Wala. Sabi niya, ano bang kumakalapit sa'kin? May ginagawa ko, pinawag mo ko ito. May hindi na ako mo, may hindi ganda to. May bagyo, may bagyo. Eh alam ko, hindi mo tayo din. Alam din ang nanay ko, kaya nga. Ngayon, kasi ganito, ako na yung referee. Kasi ganito, si nanay, meron siyang nararamdaman na gusto niya mag-offering. Ngayon, eh, ayaw namin mag-desisyon kapag wala ka. Kailangan, pamilya tayo. Ngayon, sabi niya ng tatay ko, huwag ka naman gusto ibigay natin. Eh, yun nga eh. Ikaw ang tatanungin namin. Magkano bang ibibigay natin? Sabi niya, eh kayo ang gumawa nito eh. Bakit di kayo ang mag-desisyon kung ilan? Hindi nga. May naiisip kami, pero yung nararamdaman mo, magkano ba? Sabi niya, kayo may gusto magbigay. Eh, huwag kayong magsabi sa akin kung magkano ibibigay, papayag na ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ka papayag. Hindi ako tatay mo eh. Ngayon, nanay ko parang nagkakalapit ako niya. Alam niyo yun eh. Eh, ayaw nga namin tayo na nakamag-desisyon kami na hindi mo alam. Ano bang sinasabi ng Diyos sa iyo? Kasi pamilya tayo eh. Ano sinasabi ng Panginoon sa iyo? Magkano bibigay? Sabi niya. Eh, kayo nga nagtawag sa akin. Kayo na naman magsabi sa akin. At kung ano man, papayag na ako. Eh, hindi nga tayo eh. Gusto namin, marinig sa iyo kung magkano. Eh, sino ba kinakausap ng Diyos? Sabi niya, hindi ba kayo? Bakit ako magsasabi? Yun nga eh. Yung kailang maluwag sa puso. Magkano ba ang ibibigay natin? Sabi ng tatay ko. Biugun yun ko eh. Yung mga ganun. Ano, okay na naman, ano, kasi yun, yung makita mo sa yung tatay ko na. Kailan mo tatay ko, no? Sabi niya, magkano nga kayo mag-decide? Sabi niya, ikaw nga, tayo, ikaw mag-decide, sabi niya tatay ko. Ikaw yung nga mag-decide. Tapos ako lang sabi namin, tayo, dapat mayroon tayong pagkakaisa. Magkano ibibigay? Sabi niya, ginugulo niyo ko eh. Kayo ang mag-decide. Ngayon, sige, pray muna tayo. Nalangin tayo, tapos buksan mo ba? Ang biyaya. Kasi, ano ko, hindi papayag eh. At alam din ang nanay ko na hindi papayag. Ngayon,
mga kapatid. Pray kami, hindi ko na matandaan ko, yung prayer namin. Basta, kilala ko ang nanay ko, pag gusto niyo magbigay, sa Diyos yan. Maya-maya, pasigil tayo. Bayar namin, Lord, paisip mo sa tatay ko, kung magkano. Ang tapos ang prayer, biglang, sabi ng tatay ko, ano sabi namin, o tay, anong sinasabi sa iyo ng Diyos? Wala na eh. Eh, yung nasa heart mo. Wala rin eh. Magsabi na lang kayo. At nung, ito na po yung ending, sabi namin, tay, ano sasabihin mo, yun ang ibibigay natin. Pakinggan mo kung ano sinasabi ng Diyos. Kaya mo malaman, kaya mo marinig kung ano ang sinasabi ng Diyos dahil ikaw ang pangunyan nito. Okay, mag-aasawa ng isang tao na hindi nila kayang marinig ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Huwag gawin ko ang pakasalan mo. Lagi sabi ng nanay ko, sige tayo, sabi ko tayo. Lagi sabi ng tatay ko, sige, magbigay tayo. Paano sila sabi ng Diyos ko? Magbigay tayo $1,000. Natinginan kami ng nanay ko. Biglang nagtawa kami. Sabi ng tatay, niyakap ng nanay ko, tatay ko. No? Sabi ko, tay! Yan din ang iniisip namin. Kaya galing sa Diyos ko. Kundi sige, di ba pagkailan? Alam niyo, umalis siya doon sa salas. Nandun ako, nag-iwan ako. Sa totoo lang, may lasa pa sa akin. May lasa na iiwan sa akin na magbibigay ka na napakalaki ko natin, pinakamalaki, ibibigay ng nanay, tatay ko. May lasa, patawarin ako ng Diyos, sinaamin ko po sa inyo, ang nasa akin, ang laki naman, sana akin na lang. Pag-iwan kayo, Miss Pipay, ganyan, sana ako na. May namatay, sana ka, tama, ikaw na. Alam niyo mga kapatid, balis ng tatay ng nanay ko, nag-iwan ako ng paano nilalambot pa ako. May laso pa eh. Sabi ko noon, ang laki ng ibibigay ng magulang ko, para kapatay na naman ba? Alam niyo po, nakahari niya ako ng boses. Hindi ko makakalimutan yung boses na yan. Sabi niya, Tagalog, pag sabi ko sa sabi, ang Diyos ay Pilipino. Rinig na rinig ko yung boses at ang sabi ng boses. Kung alam mo lang ang dadaanan mo, maliit yun. Napagano'n ako, ano ibig sabihin ng Panginoon? Ulit ito pa, narinig ko yung boses. Kung alam mo lang ang dadaanan mo, ang dadaanan mo, maliit yun. Pagpans po tayo, lumindol. Sobrang lakas ng lindol, yung ice stand, nakita ko po yung ginagawa pa lang, gumagay niya ng ice stand. Literal na nasusway. Nakita ko po yung mga nagtatrabaho doon sa ice stand, yung mataas ang building sa recto, gumagay niya. Yung mga trabaho doon nakakapit. Lakas ng lindol. May sibahan po tayo noon sa recto, at magmula po noon, natapot na ang mga tao magpagawa ng bahay. Ano po ang resulta? Wala nang gustong bumili sa amin. Marami po kami binabayaran ng dump trucks. May mga lupa po kami. Dumating ang time, bumagsak po ang negosyo. Lahat po ng mga dump trucks nabawi. May mga sasakyan po kami noon. Lahat yan nabawi. Nagkataon pa ang tatay ko ay nagkasakit, nagkaroon po ng tumor dito sa likod. Naparalyze siya mula dito pababa, hindi siya makalakad. Walang pakiramdam ang mga paa. Yung paa niya lumiliit na lumiliit kasi wala exercise. Ang kapatid ko na hospital, yung lola ko na hospital, nanay ko ang bantay, tatlong pasyente sa bahay namin, sa bahay ko. Tatay ko, kapatid ko, lola ko, nasa isang hospital at bantay ang nanay ko. Sabay-sabay. Nag-uupa po kami ng bahay noon, worth 20,000 a month. Noong unang panahon, not para rin
sa poste, nawalan po kami ng kuryente, naputulan kami. Ngayon, tatawag ako ng Miralgo para tayo sabihin, sabi nila, bayaran niyo muna ang utang niyo. Wala na kami pabayad. Yung tubig namin, nakakabit po sa kuryente, yung deep well, may kotor na. Dahil sa walang kuryente, wala rin tubig. Pagdating ng gabi, nakakandila kami, wala ng pera. Tatay ko nandun, apat na doktor ang tumitingin, kumakain ng pera. Yung kapatid ko, yung lola ko, na hindi makita ang sakit, nandun sa ospital, wala ng pera. Nagbabayad po tayo ng renta noon sa main church, doon sa recto. Hindi ko po matandaan, parang 15,000 a month, at yung time niyo, sobrang laki. Napaun po tayo sa utang doon at pinapalayas namin. Yung negosyo namin, nag-close. Ang dinamang makimanda. Lahat ng ari-arian, nabawi na at andyan pa rin ang mga demanda. Yung simbahan natin noon sa recto, is pinasarado lahat ng gamit, lahat ng instrumento, pinaiwan. May aso po ako doon. Pati yung aso niya, nilap. At ngayon, may pupunta po ako sa recto, yung pulpito na ibinigay ng mauban. Kung matatanda niyo, yung pulpito na pinaukit at binigay ng mauban sa Central Church, hanggang ngayon, nandun sa sidewalk, hanggang ngayon, ginagamit ng gwardiya ng access. Every time. Alam niyo, nararamdaman ko, every time dadaan ako, ang lungkot ko. Nandun pa mo sila Maribel. Nandun pa kayo mo. Makikita ko yung pulpito, Lord, anong nangyari? Bakit ka ganito ko? Baon sa utang. Lahat po ng lupain namin, pag-aari namin, nabenta ng lahat. Ano doon sa isa, ayaw ipagbili ng tatay at nanay ko. Yung kahit sa isa na lang ang property namin na siya pinatatayuan ng simbahan sa Manero. Dahil simbahan na nakatayo doon sa kanila, hindi natin bebente, ano man ang mangyari. Asa ka, Panginoon, ngayon kailangan ka namin. Tatay ko, hindi na rin ang magawa, pinauwi na sa bahay, sa isang bahay na walang kuryente. Maniwala kayo, yung bahay namin, amoy hospital. Amoy mo yung alcohol, yung gamot, na kung ano-ano. Ang nanay ko, wala nang tulog. Nanay ko, nagkakasakit na noon. May kapatid na ako si Grace noon, nandun. Pero hindi mo kapagpadala, dahil nasisimula pa lang kung tutuusin. Napanaginipan ang kapatid ko na bunso, si Grace, ang kapatid ko, namatay. Time ng exam ng mga nurses ko. Nung sinabi sa akin ang kapatid ko na namatay yung Grace, ang kapatid ko, sinabi ng bunso na namatay, isa lang ang nasa isip ko, babagsak sa exam ito. At kung hindi ka pasado sa exam, napapababa ng sweldo mo at hindi ka makakapagpadala ng tulong sa Pilipinas. At yun po ang nangyari. Bumagsak siya. Iiyak siya. Sabi niya, kuya, wala akong mapapadala. Lahat kami nakatingin sa nanay ko. Kahit minsan ang nanay ko, bukang bibig niya. Hindi tayo papabayaran ng Diyos. Milyon-milyon ang nawala. Kaya pala, yung time na nag-desisyon silang magtanim. Narinig ko yung boses, nagsabi niya, kung alam mo lang ang dadaanan mo, maliit yan. Pero ang Diyos na nakakaalam, nag-iisip ng advance, gumawa na siya ng paraan na alam niya, dadaan ka sa kahirapan, dadaan ka sa pagsubok. At ang binigay niya ang pagkakataon na magtanim. Number one po kayo, ang William,
hindi na kaya, na renta lang. Sagad-sagad na kami pagdating sa renta. Pero, dahilan po sa inyo, nagagawa pa natin magbigay ng tricycle. Nagagawa natin magbigay ng ilan at makaupo na hindi nila makukuha sa amin. Kaya sino po yung kwento? Kapag na doktor at tumingin sa tatay ko, at lahat sila nagkamali. Sabi nila, ang tatay ko hindi nalalakad kahit kailan. Pero ang doktor ng tatay ko at doktor namin, natin ay hindi doktor kung saan. Ang doktor natin ay nandun sa langit na sabi ang lahat ay posible dahil sa labay ni Jesus kayo'y nagsigarin. Alam niyo po, tatay ko sabi hindi nalalakad. Kamali ako pinag-aralan nila yung isa na nag-major pa sa medicine sa Amerika. Tatay ko po ay lumakad. Tinatawag ko lang na
mo, may calling ka bilang manggagawa, magpapasod ka man kayo, pagtaguhan, ito na yung oportunidad. Nandito ang pagkakataon na magtaling ka. Maganda ang taong lang sa'yo. Kung pipiliin mo ang tamang desisyon. Muli, hindi ka natatapusin mo mga paano ito. Mabi ko sa amin sa pagkakataon. Sa pagkakataon, ang pandemic, ang pagkatalim niyo ko, ngayon, kailan yan, pasasalamat ng mga tao sa Diyos, kailangin niyo ako. At pagkisabi nga sa pagkakataon, salamat ng Diyan ka. Hindi mo iniiwan si Pastor Muno. Salamat na dyan, pero hindi mo iniiwan si Natalia. Tumahan ang pandemic, nawalan po sila ng pagluluto. Eh, nagugutom. Binuksan ang YouTube. Nakakita siya ng paano lutuin ang baboy. Binayan niya. Pinabayaan lang yung mga nila. Kaya literally, pinabayaan sa usina. Success! Hindi lang naman kaya yan. Alam niyo po yung katabaan? Ang katabaan po ay makikita hindi sa braso, hindi sa mukha, hindi sa bilbil. Hindi mo sa katabi mo, kahit wala akong pera, mukhang mayaman ka, hindi sa bilbil. Sa aking buhay, sa akin.
natatahan sa Panginoon sa iyo. Sa liyari na kami natahan ng Diyos sa iyo, huwag mong sirahin. Kaya, alam mo eh, alam mo kung ano yung gusto niya sa iyo. Alam niya, alam mo na pinatawad ka. Huwag kang umalis sa Panginoon. Alam mo na may pinagagawa sa iyo ng Panginoon, umalik kang gawin ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi mo kalina sabi ko sa iyo, ano kaya ang instruction ng Panginoon? Kaya na nakabot na tayo ng 26 years. Lord, what's next? Kaya Lord, anong kasunod? Anong kasunod? Alam niyo ba, malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa. Alam mo kung tinawag ka na. Alam mo, mayroon siyang ipinagagawa sa iyo. Iwan ako kung ginakausap tayo ng Panginoon niya. At sa pagkausap sa atin po ng Panginoon, sino nang kinahala ni kami? Ako mayan. At nakaran kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. So, isan ba po, worship po tayo sa Panginoon. At ikaw na may sinasabi sa iyo, Panginoon, may pinagagawa sa iyo, Panginoon. Alam mo, kinakausap ka ng Panginoon na sa mga mag-o-organ. Oo ba? Sabihin natin, di pa ngayon. Pero alam ko at alam mo, at lahat higit na lang ng Panginoon, mag-o-organ ka, tinatawag ka ng Panginoon. Alam mo, narating ang araw, magpapastol ka rin. Oo, hindi pa ngayon. Save you.
Amen.